kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Wala pa ko bang pinapadala ang tatay? Ano oras pa ang klase mo? Nay, ako na pong bahala sa baon ko. Huwag niyo na pong itindihin yun. Eh, mga ilang buwan na ko bang pinapagpadala ang tatay? Siguro, iniipon niya yung sweldo niya. Alam mo naman na hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya dun eh. Nay naman, 3 buwan na siyang nasa Middle East. Dapat naman siguro kahit parang meron na siyang naibigay sa atin, di ba? Alam ng tatay mo ang obligasyon niya. Buti pa nung hindi pa siya umaalis dati. Wala tayong problema. Makakaraos din tayo. Sumulat na po ba siya? Magandang araw sa inyo. Narito tayo ngayon sa tanggapan ng Livelihood Development Unit. Ang bawat kapamilya ng OFW na dumudulog dito ay may mga pangarap at magagandang kwento. Sa araw na ito, natutunghayan natin ang karanasan ng isang kababayang humaharap sa pagsubok bilang isang OFW. Nang pumutok ang Gulf War, pinabalik siya sa bansa at doon niya hinarap ang isang malaking suliranin. Sundan natin ang kanyang kwento at pagkatapos, iugnay natin yon sa pinagdaanan ng isa sa Model OFW Family of the Year Awardee noong 2005. Sana ay may makuha tayong aral at inspirasyon sa paggamit ng foresight at ng leadership skill para magtagumpay sa buhay. Lang po. Ang kalatagal ah. Pinagtatagoan mo ba ako? Delia! Ano ba? Delia! Ano? Kailan kayo magbabayad ng upa? Hindi pa ako nagpapadala asawa ko eh. Nako. Wala akong pakialam kung hindi pa nagpapadala ng perang asawa mo. Ang utang dapat binabayaran. Magbabayad naman po ako kapag nagpadala na siya. Wala naman po kasi akong trabaho, tsaka nag-aaral pa yung anak namin. Nako, lumang kwento na yan. Eh, madali naman akong kausap eh. Kung wala kayong pambayad, eh, umalis na kayo. Tsaka marami namang interesado dito sa bahay ninyo eh. Gusto ko naman pakinabangan ng pinuhunan ko ah. Gagawa na lang po ako ng paraan. Ilang buwan ka nang nangangako nang gagawa ka ng paraan, ha? Naku naman, Delia. Ay, mag-isip-isip ka naman na yung paraan na meron talagang lalabas na pera. Eh, tingnan mo nga nangyayari ito sa bahay ko. Babagsak na to, eh. Isang earthquake lang dito, eh. Guguna na to, eh.
ganyan ba ang walang pera? Eh, di ba? Sa private school nag-aaral yung anak mo? Eh, di ibig sabihin nun eh, may pera kayo. Eh, bakit hindi ka makabayad sa akin? Naubos na po kasi yung perang iniwan ng asawa ko eh. Nako, eh di, patigilin mo sa pag-aaral yan. Tutal eh, pwedeng-pwede na yung magbanat ng buto eh. O siya, sa susunod ha, huwag mo na akong papagurin. Sa susunod na pagpunta ko dito, may iaagot ka ng upa sa akin. Ha? Sige po, opo. Tagal ko na nagbibigay sa iyo ha. Napapagod na akong kababalik dito. Nay, wala na ho ba? Alis na. Sige na. Magbihis ka na paghahain na kita. Huwag pansinin yun. Tabi mo muna yan, anak. Kumain muna tayo. Sige po, Nay. Tulungan ko na po kayo. Sige. Pasensya ka na, yan lang ang ulam natin ngayon, ha? Alam mo naman ang sitwasyon natin, anak, eh. Nay, hihinto na lang po siguro sa pag-aaral. Makakaraos din tayo, anak. Papadalhan din tayo ng tatay mo ng pera. Siguro, nakalimutan na tayo ng tatay. Ano ka ba naman, Jojo? Tayo nga ang dahilan kaya nagbakasakali ang tatay mo sa Middle East. Ang pagkakaalam ko po, Nay, kapag nagtrabaho ang isang tao sa ibang bansa, ginawa ang darating sa pamilya. Wala ng pag-asa. Sige na, kain na. Kain na. Masarap naman yan eh. Thank you.
Jojo! Jojo, andito lang tatay mo! Mahabang kwento. Ano ba nangyari? Pumutok ang golf cart pagdating namin dun eh. Apektado yung kumpanyang napasukan namin. Kaya pinauwi kami. Pero di ba sabi ng agency mo? Yun ang sabi nila. Wala naman akong magawa. Paano na yung ginastos natin? Paano natin mababayaran yung mga pinagkautangan natin? Paano na tayo ngayon? Ang mag-alala. Bukas na bukas gagawa ako ng paraan. Wala ka na lang pera. Pagdating namin dun eh, nag-umpisa na gyera. Sa mga panahon na nandun ako, gumawa lang kami ng paraan para makauwi. Eh, may konti sana akong ipon para maiuwi. Kaso, pinahiram ko muna dun sa kasamahan ko. Uuwi daw na Mindanao eh, walang pamasahe. Jojo! Masama ang loob sa'yo ni Bossing. Sayang din kasi yung pagkakataon, parang tibo eh. Wala sa bokabularyo niya yun. Nung nagpaalam ka sa kanya, malinaw na nagsolo ka na. Uy, bakit? Matagal din naman akong naging welder niya. Yun nga ang iksa naman ng loob niya eh. Ang tagal ng pinagsamahan niyo, pero pinagpalit mo siya sa Middle East. Hayaan mo. Susubukan kong kausapin ka. Wag na, pare. Baka mapahiya ka lang. Iinsultuhin ka lang nun. Kung maprinsipyo ka, mas astig si Bossing. Tatawanan ka lang nun. Kailangan ko lang kasi talaga ng trabaho eh. Marami na ako nilapitan, pero talagang walang bakante eh. Diskarte kami. Baka gusto mo sumama. Anong diskarte? Dating gawin. May babaklasin kami, mamahalin. Karnap? Mingi, akong bahala sa'yo. Papakilala kita sa tropa. Ayos na ang plano. Welder ka. Malaki ang matutulong mo sa pagbaklas. Pasensya ka na, pare, pero hindi ko linya yan eh. Pera na, ayaw mo pa. Ihalok mo na lang sa iba. Pare, may kasabihan. Ang taong dipin, sa patalim kumakapit. Pagkakailangan mo ako, alam mo na kung saan ako mahahanap. Pero pare, hindi mangyayari yun. Ikaw rin, pare. Mahirap ang buhay ngayon. Pag nagbago isip mo, alam mo na kung saan ako hahanapin.
Okay lang ka magbabayad. Ah, sige, basta ba, ano ba, yung magagandang style, ha? Sige. Maya. Oh, Maya. Jojo. Pumasok. May exam daw eh. Kamusta lakad mo? Wala rin din silang pere. Pero di ba nagtatrabaho sa Canada yung pinsan mo? Oo, pero wala yung anak nun eh. College pa yung iba. Hindi ka man lang pinautang kahit konti. Hindi eh. Punta ka sa talyer. Oo. Eh, tama si Paring Tibo. Nagagalit sa akin yung boss ko eh. Nakakuha daw siya ng kapalit ko. Nakiusap ako, eh tinawanan lang ako. Aba yan sabi eh, sisihin ko raw yung giyera sa Saudi. Yung sa ayan siya, baka may balita. Maghintay na lang daw ako eh. Kailan daw? Ewan ko. Ewan ko. Odelia, asan na upa? Ho. Naku, pasensya na po. Ba, dumating ang asawa mo. Dapat may dala na siyang pera. Oo, kasi po, pasensya na po kayo. Naku, Mar, wala akong pakialam sa drama ng buhay niyo, ah. Eh, pumutok po kasi yung golf war, eh. Golf war? Eh, kami nga, pinutukan ng mountain na tubo, eh. Pero nakagawa kami ng paraan para makaahon. O sige, hanggang sa 15 na lang kayo, ah. Pag hindi pa kayo makababayad niyan, eh humanap na kayo ng lilipatan. Naintindihan niyo? Sige, magbalik ko ha? Kayo sa dalawa ha? O saan naman dyan? Kailan ka magbabayad? Sa katapusan ka? Naman kasing bata ka, sabi na sa'yo, umiwas ka sa gulo eh. Oh, yan. Nasaktan ka tuloy. Oh. Di yan. Bakit mo pa kasi pinatulan? Eh, nice sila eh. Pihira naman. Alia. Oh. Anong nangyari dyan? Pag-away. Ha? Saan? Sa kanto. Saan naman, Jojo? Bakit ka naman nakikipag-away? Alam mo naman mga teenager. Jojo, malaki ka na. Ha? Dapat alam mo na kung ano ang tama. Eh, napag-initan ng anak mo eh. Kahit na! Hindi hinahanap ang away, iniiwasan. Eh, kung hindi naman kayo umuwi, hindi naman ako mapapaaway eh. Ano ibig mong sabihin? Eh, paano kinakantsawa nila ako na yung pagiging OFW mo eh hilaw? Jojo, alam mo kung anong totoong nangyari. Bakit, Nay? Ako pa rin ba kinakailang magpaliwanag sa mga tao nun?
Bakit ganyan ka magsalita dyan sa nanay mo, ha? Tama na! Abat lala ba? Pinag-uusapan na tayo sa kanto. Narinig ko kanina nung pumunta ako sa tindahan para mangutang. Alam na ng mga kapitbahay natin na naputulan na tayo ng kuryente at tubig. Dadating bukas si Dodong. Yung kasamahan kong OFW. Yung kinukwento kong pinahiram pa ng pera. Pag ibinilik niyo yung pera natin, pwede natin gamitin yung pantawin. Sana nga dumating siya. Naayos naman kausap niyo si Dodong eh. Alam niya, nag-ipit din tayo. Kain ka na. Saan nga pala si Jojo? Ano siya sa barkada niya? Doon daw muna siya. Barkada? Mabait yun. Nakilala ko na yun, napunta na yun dito sa bahay. Nakakwentuhan ko na. Anak siya ng public school teacher. Hayaan mo na muna anak mo. Sige na, kain. Tapo. Sino ang kailangan nila? Magandang araw ho. Nandiyan ho ba si Mang Mar? Sino po kayo? Si Dodong po. Dodong? Apo. Dodong, halika. Pasok ka muna. Tatawagin ko lang si Mar, ha? Sige po. Salamat ho. Mar! Mar! Andito si Dodong. Uy! Dodong! Mang Mar, magandang araw ho. Magandang araw din sa'yo. Kuha lang kita ng mainom, ha? Ayaw, sige. Salamat. Matagal na kitang gustong makausap eh. Mabuti naman at hindi ka naligaw sa paghaharap nitong bahay namin. Hindi naman po. O sige, magpo ka muna. Mang Mar, ano kasi, may sasabihin ho ako sa inyo tungkol dun sa perang hiniram ko. Ay, naku. Tama-tama, gipit na gipit kami ngayon eh. Eh, Mang Mar, may problema ho eh. Problema? Gipit din mo kasi ako ngayon eh. Baka ho, hindi ko muna kayo mabayaran sa ngayon. Kaya nga ho, ako lumuwas dito para manghiram sana ho sa mga kamag-anak ko eh. Hihingi rin po ako ng tulong sa OWA. Pero Mang Mar, pinapangako ko sa inyo. Pag nagka-pera ako, babayaran ko na ho kayo. Di bali, ayos lang yun. Naintindihan kita. Salamat ho, Mang Mar. Sige po. Magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat po talaga. Pasensya na po. Ay, bakit... Bakit hindi ka humingi ng tulong sa OWA? Ayan mo, susubukan ko.
Paring Tibo, paring Tibo. Aray. May pera ka ba dyan? Baka pwedeng makahiram muna. Ako pare. Wala akong mapapahiram sa'yo ngayon. Ako eh, pupunta ako dito para... Sasama ka na? Ayos! Papakilala kita sa tropa mamaya. Eh, hindi ba delikado yan? Ano ba namang tanong yan, pare? Maingat kami. Basta sumama ka sa amin. Malinis kami magtrabaho. Anong gagawin ko? Bumalik ka mamayang hapon. Papakilala kita sa tropa. Pag-uusapan natin yung plano. Gipit lang talaga ako. Eh, lahat naman ng taga rito, gipit talaga, pare. Basta sumama ka sa amin. Solve lahat yung problema mo. Tiba-tiba tayo. Jojo! Jojo! Nasaan si Jojo? Ah, dumating ka na pala. Halika, kumain ka na. Andun si Jojo sa kwarto niya. Jojo! Mamaya, Jojo, lumabas ka nga! Mag-usap tayo! Mar! Mamaya na yan, kumain ka na muna. Saan galing yan? Dala ni Jojo. Nanalo kasi sa wedding yung kaibigan niya. Binigyan si Jojo ng balato. Eh, pati nga kuryente natin, binayaran na niya eh. Nalaman kasi niya yung sitwasyon natin. Bait talaga ng barkada ni Jojo. Bakit? Yun ang sabi niya? Bakit naman siya magsisinungaling? Jojo! Jojo, kain na! Halika nga dito. Bakit hindi mo sabihin sa nanay mo ang totoo? Saan mo kinuha yung pera? Jojo. Kinakausap kita. Saan ka pupunta? Kinakausap kita! Bakit, Tay? Sasampalin mo ako ulit? Hindi na mahalaga kung saan galing yung pera binibigay ko kay Inay. Basta ang importante, may hapunan tayo at may ilaw tayo. Ako marunong dumiskarte. Jojo! Jojo! Usapin mo nga ako! Sama ka na po yung pera! Ha? Usapin ka na ito ko! Ano? Pa natutulog. Saan ba ako nagkamali, Delia? Hindi tayo nagkamali, Mar. Iba lang mag-isip si Jojo. Sana hindi na ako umuwi. May sabing delikado. Mas mabuti pa sigurong sinuong ko ang kiyera sa Saudi kesa naman maging ganito ang buhay natin. Mar, makakarap.
nakaraos din tayo. Konting tiis na lang. Naalala mo ba nung tinanan mo ko? Hindi ba walang-wala rin tayo noon? Nakaraos din naman tayo, hindi ba? Yung anak mo, binata na. Balang araw, makakatulong na rin siya sa atin. Kailangan lang natin igapang ang pag-aaral niya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Alam ko, Mar. Nandito lang ako. Ako magiging katuwang mo. Malinaw na, ah. Dadaanan kita bukas, tapos diretso na tayo. Mabilis lang yun. Walang tiklo. 5 minutong trabaho lang, jackpot na. Diyos, sandali. Ako pa rin ang padre di pamilya. Ako pa rin ang lulutas lahat ng problema natin. Kaya sana huwag mo na ipahamak yung sarili mo. Tay, malaki na ako. Kaya ko nun tumayo mag-isa. Pero tama bang magnakaw ka? Sandali. Jojo, ikaw na lang pag-asa namin ng nanay mo. Ginagawa namin ang lahat para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ginagapang namin ang pag-aaral mo para magkaroon ka ng magagandang oportunidad. Alam mo ba nung nasa ibang bansa ako, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Iniisip ko kung anong oras ka umuwi, kung nag-aaral ka bang mabuti. Kung sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo ng nanay mo. Marami akong plano para sa'yo. Para sa nanay mo. Pero talagang ganito yata ang buhay. Marami ang pagsubok. Pero huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin lahat ito. Magtiwala lang tayo. Pasensya ka na kung makakabawi rin ako sa'yo. Tama nga kayang kumapit sa patalim, si Mar. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento niya, alamin natin ang pinagdaanan ni Rogelio San Andres, pinarangalan bilang Mafia winner noong 2005. Katulad ni Mark, dahil sa Gulf War, napilitan rin siyang bumalik sa bansa. Tubong Camarines Sur si Rogelio San Andres. Ay tuturing siyang tunay na self-made man. Mula sa pagiging sidewalk vendor at laborer, nagkaroon siya ng pagkakataong maging OFW.
nang umuwi siya dahil sa Gulf War. Nahikayat niya ang ibang kasamahang OFW na maitayo ang Reed Roman Aqua Agricultural Development Corporation at ang OFW Multipurpose Cooperative. Bumili sila ng 18 hectares sa Camarines Sur. Naging matagumpay ang kanilang own a farm project at malaki ang naitulong nito para mapaangat ang buhay ng kanilang mga kasabi. Ngayon, aktibo siya sa socio-civic organization at kumikilos para sa kagalingan ng mga OFW. Pare, pare. Halika na. Sige. Pare, Dali, parang... Bakit, pare? Parang ayoko na yata sumama. Ha? Pare, marami pang paraan. Pare, wala na akong panahong makipagdebate sa'yo. Wala akong maisip na ibang paraan maliban dito. Eh kung ayaw mong sumama, bahala ka. Lang sana. Ganun ba? Mababayaran na tayo ni Dodong. Talaga? Tsaka may dala rin siya magandang balita. Pare, anong balita pare? May nakausap ako sa OWA. Matutulungan kanila. Talaga? Salamat naman. Balika, mag-reda muna tayo sa loob. Jo, sumama muna siya. Patay. Masaya lang ako kasi matatapos na yung problema natin, di ba? Pari ka na. Bukasan mo ay sana'y magtagumpay sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin sa atin.